Thinking Pinoy on SM&I. On SM&I. 7:39 na po ng umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Thinking Pinoy on SM&I. Kasama pa rin si Thinking Pinoy, RJ Nieto at TP. Sa darating pala na Sabado, meron tayong bagong programa sa DZAR 1026 Sunshine Radio. At live din ito sa ating mga social media accounts para magbigay din ng dagdag pa ng mga legal expertise. Ang tanong natin dito, maituturo ba rin ni Attorney Mark Tolentino yung tamang paglatag ng ebidensya? Okay. Yung pong hindi nakakahilo. Hindi nakakahilo. Si Attorney Mark Tolentino, isang legal expert at host po ng pinakabagong programa po ng DZAR 1026 Sunshine Radio ng SM&I, ang Pinoy Legal Minds na Bisaya din. Dami mga Bisaya talaga na magagaling. Si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, maayong buntag. Live tayo sa Thinking Pinoy on SM&I kasama si Thinking Pinoy RJ Nieto. Attorney, good morning. Maayong buntag. RJ Nieto, Thinking Pinoy, Edmar. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Dito po tayo para mag-invite po sa mga televiewers po natin sa SM&I, mm-hmm. lalo na sa mga followers po ni Thinking Pinoy, my idol RJ Nieto. Sa daming followers po niya, sana ma-share po niya yung mga views po natin uh-huh. about laws po. Dito, ang program po natin is not political, it's purely mm-hmm. educational. Yun. Nabibigay po tayo ng free legal advice. For example, batas po sa kasal, about libel, about, for example, naghihiwalay yung mag-asawa, saan mapunta yung custody ng bata, issue about sa support ng bata, yung karapatan ng mga akusado, karapatan ng mga asawa. For example, may namatay, paghatian ng mana. Yun pag-uusapan po natin is purely educational in relation to laws po. So nagbibigay po tayo ng free legal advice online. Kasama po natin yung partner po natin, si MJ Mondihar, mm-hmm. every 6:30 in the morning. Saturdays po, yung program po natin, yung Pinoy Legal Minds sa SM&I. And nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng televiewers po ng SM&I. And of course, yung administration po ng SM&I, lalo po ni Pastor Kibuloy, sa pagbibigay po natin ng opportunities na to share my legal knowledge sa mga followers po natin sa SM&I. Mm-hmm. Alright. Sir, sabi nyo, karapatan ng mga asawa, yung mga sa naghihiwalay. Pero sir, kailangan fair tayo, sir eh. Meron po ba, yung mga kabit, may karapatan din po ba yun? Yes po, may karapatan. May karapatan ang mga kasi mayroon. Meron po kasi babae po sila, may tinatawag tayong bawsi. Okay? This is an example po ito sa free legal advice po natin. Yung tinatawag na bawsi, violation of women's right. Ang mga babae kasi, hindi po dapat sinasaktan. May tinatawag po tayong psychological abuse. May tinatawag tayong emotional abuse. Dapat ang babae minamahal, hindi po sinasaktan. Mm-mm. So babalik yung dun sa lalaki. Shout out po kay Kylie Padilla. Iniwanan daw kasi ni Aljur. Oo nga. Tatay pa yung so nag-confirm. For example, ganun, may third party. Of course, may mga babae kasi may tinatawag tayong legal wife. May tinatawag tayong illegal wife. Uh-huh. May tinatawag tayong kabit or paramour. Paramour ang tawag doon sa mga babaeng kabit, paramour. Ang mga kabit naman na lalaki, ang tawag doon, concubine. Ah, ganun pala yung paramour. Akala ko singer yun. Okay. Oh, hindi. Ano? Okay. Yung lalaki na pumapatol sa babaeng may asawa, ang tawag sa kanya, yung babae na pumapatol sa lalaking may asawa, concubine. Mm. Ang lalaki naman very na pumapatol, paramour. Ganun yan. Opo. Very practical po. May very good. Maganda pong idea nga yan, show na yan, sir. Kasi lalo na po ngayon, di ba, tumaas ang incidences daw ng mga nagfa-file daw for divorce dahil po sa pandemya. Dahil nagka-lockdown, nagkasama sa bahay. Nag-realize sa magkasawa na ayoko pala ipagbumukha mo. Parang ginunod yan. Di ba? So yun ang mga issues po natin. Yung purely sa normal na mga problema ng mga kababayan po natin. Problema sa asawa, problema sa utang. For example, utang. May nakukulong ba sa utang? So yun ang pag-uusapan po natin. Another issue dito, for example, yung credit card ni lalaki, ginagamit ni babae.
For example, nawala na si lalaki, pwede bang kolektahin ng collection agency ang asawang babae sa mga utang ni lalaki? Yun ang mga pag-usapan pa natin. Ayun. Admar naman yung rinig ko. Akala ko kanina problema sa problema pala sa utang. Mm. Ang sabi ni Attorney Mark, tuwing sabi doon yung show nila, ang rinig ko problema sa utang. Yun. E pag problema ako sa utang, tatanong ko sana si attorney, ano eh, pag over 40s ka na, sinuntok ka, magkakaproblema ka ba sa utak? Pero ganito po siya. Anong oras mo yung show niya, sir? Anong oras mo? 6:30 ng umaga, every Saturdays po. Kasama ko si MJ Mondihar. This is purely educational about sa batas. So, maganda. About sa politics, about issues pampolitika, hindi po natin pag-uusapan doon dyan. Kasi program na po yan ni Thinking Pinoy, program na po yan ni Senator Enrile, ni sino pang mga host po natin dyan. So, iba naman itong Pinoy Legal Minds. Purely educational, nagbibigay po ng edukasyon sa ating mga kababayan purely on laws, particularly yung karapatan ng tao, karapatan ng isang asawa, karapatan ng isang mangungutang, karapatan ng isang nagpautang. So yun ang mga pag-uusapan po natin, lalo na yung issues about libel, may issues about yung freedom of expression in relation to libel, yun pag-uusapan po natin. Very interesting yan. Marami tanong ka ba para kay attorney? Marami tayong magre-recommend natin sa programa. Marami tayong kilala, TP, na kailangan na manood nitong programa na ito. Meron lang akong isang tanong related lang dun sa Cavite issue. Sino ba ang may malaking kasalanan talaga niyan? Yung lalaki, lalo na pag nagkukumahog na maghanap ng pera? Kasalanan ang magmahal. Kasi never maging kasalanan ang pagmamahal. Ang kasalanan dyan, ang timing sa pagmamahal. Tama ba sa timing? Kung sino yung minahal mo? Pagmamahal per se is not kasalanan. But ang problema, kung may maling pagmamahal. Yung tinatawag, but may topic po tayo next time, yung tinatawag na how to legitimize a forbidden love. Yes, how to legitimize and forbidden love? Ikuha mo ng birth certificate. Joke lang. Ano sa akin? For example, ito tinatawag na annulment of marriage. May tinatawag ting divorce. May tinatawag ting legal separation. Yun ang mga how to legitimize a forbidden love. For example, yung asawa mo, may iba palang asawa. How to legitimize yung pag-ibig mo sa kinakasama mo. So that's annulment, about divorce, about legal separation. Yun another issue yan, yung tinatawag na how to legitimize a forbidden love. Alam niyo, sir, may mga na-imagine ako ng mga senaryo. Hindi po meron kayong guest dyan. Hindi ko po alam kung gagawin niyo to, pero kunwari na bawal po ang aming pag-ibig ngayon, gaganyan. Paano po ba namin ito gagawing legal? Madali lang naman yan. Kailangan natin ikuha na namin ng annulment, tapos papa-civil marriage ka namin, ganyan. Sir, mahal ko siya, pero hindi naman ganun katindi. Effort naman masyado yan. Bakit sa magod na ganun ba? Pero, yun ang mga topic po natin. It's purely personal. It's not, makarelate po talaga ang mga kababayan po natin. Opo, maraming mga may kabit eh. Opo nga. Tsaka yung may mga utang din. Ayun, kailangan. Yung mga utang. Ayun. Okay. So, thank you pala RJ Rito, Thinking Pinoy, and Edmar for giving me this opportunity na to share and to invite yung mga kababayan po natin sa SMNI, mga followers and televiewers po natin, lalo na sa Thinking Pinoy ng mga followers, na to at least magbigay kayo ng oras, 6:30 ng umaga po, sa Pinoy Legal Minds. Ayan. Okay. Maraming salamat si Attorney Mark Tolentino, isang legal expert at host po ng pinakabagong programa ng SMNI na DZAR 1026 Sunshine Radio, ang Pinoy Legal Minds. Every Sabado yan. Magkasunod kami ng programa, 6:30 to 7:30. Tapos yung Dito sa Bayan ni Juan. Tapos yung sunod nun is yung sa kina Congressman Defensor, yung Point of Order. Tapos sa gabi naman, yung Statecraft. Isunod-sunod na natin ni Sas. Maraming salamat, attorney. Magandang umaga, amping-amping sa kanunay. Amping-amping, kanunay, kaninong tanan. Okay, dahil salamat. Si attorney Mark Tolentino, ayan. Meron akong naisip kasi tipi na dapat isharean ko ng link para at least naman. Oy, doon po sa 3,000 nanonood sa amin ngayon, lalo na yung mga kabit dyan. Yung kayo doon. Paano ma-legit? Matamid-dami po yung mga kabit dyan.
Hindi, ano, hindi hirap kaya ng buhay ng Kabit Admar. Lagi kang second fiddle, tapos alam mo na, ano, masakit-sakit kaya. Hindi, joke lang. Yung paborito ko yung linya. Yung paborito-paborito ko yung linya nung, alam mo, yung paborito ko linya, yung kay, ano, kay Maricel Soriano dati, yung, Terry? Huwag mo akong ma-Terry, Terry. May ganun siya. Tapos may isa pa, i-combination ko yon doon sa linya ni, ano, Jacqueline Jose. Sabi ni Jacqueline Jose, kung nangangati ka, huwag mong gamitin pangkamot ang asawa ko. Ganon. Yung mga ganun mga levels. Sabi ko, this will be amazing. Alam mo, I see potential in that show. Oh, alam mo, parang pwede siya Rapid Tulfo, pero may actual na law degree yung host. Parang ganun. Oo, okay. Tama. Alright, maiba lang po tayo ng balita, guys. Okay. Oh, may get the